Isa sa pinaka-inaabangang build legacy ng Administrasyong Duterte ay ang malapit ng simulan na Bataan Cavite Interlink Bridge Project. Ayon kay Bataan Governor Albert Raymond Garcia, ito ang magiging isa sa pinakamahabang tulay hindi lamang sa bansa kundi maging sa buong mundo. Nasa 32 kilometro ang layo nito na magkokonekta sa Bataan at Cavite. Sa tulong ng proyekto, magkakaroon ng alternatibong ruta papuntang North at South Luzon na makakatulong upang maibsan ang matinding trapiko sa Metro Manila. Bukod dyan, ani Garcia, sa lahat ng build project ng administrasyon, ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ang may pinaka-highest rate of return na malaki ang maiaambag sa paglago ng ekonomiya. So with this bridge, Bataan will be the next center in the whole island of Luzon. So pwede kaming alternate route, we will help decongest Metro Manila. And in addition to that, it will bring growth and development to the province of Bataan and to Region 3.